Welcome and hello sa inyong mga katak-sosyo. Thank you nga pala kina Glean and Tetet for guesting sa ating third special episode where they discuss the various issuances that BIR issued during ECQ period. Back now to our regular program, mga katak-sosyo. Let's discuss part 3 of our bookkeeping topic, and today we will discuss on how you record your transactions in the General Journal and going to your general ledger. Your general journal, mga katak-sosyo, is also your book of main entry, where transactions of the business are recorded. The concept of double entry system also applies here, meaning for each transaction, mayroong at least two accounts na involved. In short, may isang debit at isang credit account. To explain further in a very simple manner, mga katak-sosyo, your general journal or GJ simply means it is a recording of all transactions that does not involve cash. Yan lang yung magic word natin, mga katak-sosyo. All entries na walang cash involved, dito natin nare-record, like bad debts, depreciation, reclass of any balance sheet and P&L accounts except cash account. Ang GJ natin, mga katak-sosyo, should be recorded in a specified format. First, date of transaction. Second, ledger accounts involved. Third, amount of transaction. And lastly, a brief narration to describe the transaction. O kasungot, hi ka nga pala muna, pasensya ka na. Napasarap ata yung intro ko. Hello po! Kamusta po uli kayo? Ang galing-galing naman nila Ate Glean at Ate Tetet, Kuya Katak-sosyo. Daming nag-enjoy at maraming nagsabi, ang gaganda daw nila. Kamusta naman pala ang swab testing mo, Kuya Katak-sosyo? Masakit po ba? Natatakot ako eh. Okay lang naman, kasungot. Madali lang. Mas masakit pa nga ang pangungulangot ko eh. Joke lang. O tara, umpisahan na natin ang ating General Journal tutorial. A little longer than a few minutes later. So, this is our sample of our General Journal or JJ. As mentioned kanina, mga katak-sosyo, lahat ng transactions na naka-record dito ay walang cash account involved. Okay? So our first example, ay mayroon tayong pinurchase na office supplies na yung terms ay on account and is a non-VAT transaction. At the same time, we are not required to withhold any withholding taxes for this transaction. So remember sa introduction ng bookkeeping natin, mga katak-sosyo, ang sabi ko, pag VAT registered, saka lang tayo i-require ng BIR para gumamit or magkaroon ng sales at purchase journal books. So since this transaction is a non-VAT transaction, that is why this entry must be recorded in your general journal books. Pero bago yan, again, ang specified format ng JJ natin, mga katak-sosyo, ay dapat mayroon tayong date of transaction, ledger accounts na gagamitin natin, amount of transaction, at yung brief narrative of the transaction. At syempre, yung ating debit and credit columns. Normally, when it comes to JJ, mga katak-sosyo, we only use the two columnar books na mabibili natin sa mga leading bookstores natin. And also, usually yung reference column natin, no, ay yung journal voucher na ginagamit natin, and then yung invoices and etc. So again, mayroon tayong debit to office supplies of 6,000 and credit to accounts payable of 6,000, mga katak-sosyo. Then dahil tayo yung nag-purchase, under your reference column, ilalagay natin yung BIR document na inisyo or natanggap natin mula sa ating supplier. In this case, it's a sales invoice because it's a purchase of goods. Yung second example natin, mga katak-sosyo, ay ang depreciation expense. When you purchase, for example, a fixed asset which is subject to depreciation. Depreciation meaning is the reductions of the property's value
So, for example, yung purchase value or acquisition cost natin nung asset na yon, and let's say yung asset na yon is an equipment, no, amounting to 100,000 pesos and its useful life is 5 years. Then this will be depreciated by or over 5 years using the straight line method of depreciation. So yung monthly depreciation natin mga kataksosyo ay nasa 1,666.67. So mayroon tayong debit to depreciation 1,666.67 and credit to accumulated depreciation of 1,666.67. In our February 20 example naman mga kataksosyo, assuming na nag-render tayo ng service kay ABC Marketing on a credit terms, kaya nakalagay sa scenario natin ay on account, no? And the customer is not required to withhold any withholding tax then. So, kaya mayroon tayo sa entry natin na debit ng accounts receivable kasi collectible pa natin siya sa customer. Then, credit ng sales para i-recognize natin yung kita. And this method is using the accrual method of accounting. And assuming doon sa pinautang natin mga kataksosyo, ine-expect natin na 5,000 pesos doon ay hindi na makokolekta sa customer. And this is the reason why we need to provide a provision for that bad debts. Sa pangalan pa lang mga kataksosyo, nangangamoy na ng isang masamang pautang na di mababayaran. Kaya bad debts ang tawag natin. So, magde-debit tayo ng bad debts and credit allowance for bad debts, of course, parehong 5,000 pesos. Your bad debts is a contra account of your account receivable, mga kataksosyo. Again, pag-uusapan natin ng mas detalyado pa ang different accounts, no? Yung treatment ng different accounts, its normal balances, sa mga susunod pa nating mga episodes. And lastly, in our example, assuming we are renting an office space and it is covered by a one-year contract. So, ibig sabihin may kontrata tayo mga kataksosyo. So, yung monthly rental mo, kahit di mo pa binabayaran for accounting purposes kasi, no? And for managing your P&L, kailangan mo nang i-accrue, no? Sa current month, yung pang next month mo. For example, yung March rental expense mo, pwede mo na siyang ipasok sa libro mo sa February kahit wala pang billing statement, no, or statement of account na manggagaling, no, sa lessor or yung nagpapaupa. So in this case, mayroon tayong debit ng rental expense of 3,000 pesos and credit accrued rental expense of 3,000 pesos. Again, tandaan lang natin mga kataksosyo, sa JJ, walang cash account na involved dito. So, basically, uulitin lang natin uli mga kataksosyo, yung ginawa natin sa CDJ and CRJ, kung saan lahat ng balances per account sa JJ natin ngayon, ililipat lang natin sa general ledger. Remember, ang purpose ng GL mo is to sort and classify each accounts. So, yung office supplies natin na nakadebit sa JJ natin, ililipat lang natin uli sa GL naman. At huwag niyong kalimutan ilagay doon sa particulars yung source of accounting books, meaning kung saan nang galing yung account na yon. So, in this case, it's general journal. Then, credit natin na accounts payable na nanggaling naman sa JJ, hahanapin lang natin uli doon sa GL page natin yung accounts payable accounts, no? And then, ilagay natin sa credit side yung 6,000 kasi nakakredit yung accounts payable natin doon sa JJ. Then next, yung depreciation expense natin from the JJ, again, ililipat lang natin uli sa GL. Then, hanapin uli yung page for depreciation expense doon sa GL natin. And then, since naka-debit yung depreciation natin sa JJ,
amounting to 1,666.67. So ilalagay natin siya sa debit side, no, nung depreciation expense yung amount na yon. And then yung accumulated depreciation expense naman na nanggaling din sa JJ natin na naka-credit side, ililipat lang din natin uli doon sa general ledger natin under the credit side. So again, huwag kalimutan mga kataksosyo yung source ng books kung saan nanggaling yung mga accounts. That's for proper classification and proper tracing of your accounting recording. Okay?